Buenos dias, señoritas y señoritos. Ayan, binabantayan na ng gobyerno, lalo na yung Philippine Coast Guard at other government agencies, itong mga operasyon at galawan ng mga traidor na vloggers at media persons. You are now under the monitoring and scrutiny of our government agencies at identified na yung kayo at yung mga kwanyo, yung mga pagtatraidor na ginagawa nyo sa taong bayan. So sabi po ng Philippine Coast Guard spokesperson na si Jay Tariela, West Philippine Sea spokesperson rin, na kuha na nila, na identify na nila yung sinong gumagawa nito mga pro-China narrative. And incidentally, karamihan po dito yung mga supporters rin ni former President Rodrigo Roa Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So mga DDS vloggers po ito. At na-identify na rin nila yung tatlong argumento na inuulit kina-copy-paste ng mga ito. And we will discuss that para malaman nyo po. Incidentally, na-discuss na rin natin in the past kasi po ito rin mga argumento na ito na paulit-ulit sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte nung presidente pa siya at hanggang ngayon sa mga programa niya sa SMNI. So, isa-isahin po natin ito mga argumento na ito. Numero uno. Ang sabi nito mga grupo na ginagamit ng China na ayon sa mga narratives nila ay yung daw pagtututol natin sa incursions ng China parang we lead to war daw. This is we are inciting to, these are acts daw na yung in-expose yung China's aggression will result to war. At sana daw wag daw natin tutulan yung mga expansioning plans ng China or moves ng China, panghaharas ng China, wag daw natin ito sabihin sa isiwalat sa buong mundo dahil baka gegerahin tayo ng China. Pero sabi naman ng spokesperson na si Tariela, these are few lies kasi nakita na natin na one year na since inabandonan ni Marcos yung pro-China policy ni Duterte, hindi pa naman inaatake ng China ang Pilipinas. Ganyan ang sinasabi ni Duterte sa atin na wag na natin yan, wag na tayo umupo sa mga ginagawa ng China o wag na natin ireklamo or tutulan dahil baka atakihin tayo. Hindi pa naman tayo inatake. At sabi nga ni Tariela na ginagawa lang naman natin ito to protect our international waters at to safeguard our territory according to international law, lalo na yung nanalo tayo laban sa China dyan sa United Nations Law of the Sea or UNCLOS. Sabi niya, mas maganda pa nga ito, hindi tayo lumalaban ng militarily sa China, kundi we are just calling out yung bad behavior nila. That is na isang bagay na-attract na yung support ng iba't ibang bansa. Kaya dito nagagalit at natatakot yung China. Andiyan na yung US, Canada, Australia, Germany, European Union countries, Japan, Indonesia, Malaysia, and South Korea that are offering to hold joint patrols with us. At yung Great Britain nga at America regularly nagpapadala ng mga barko nila dito para ipakita lang sa China na hindi sila takot sa China. So yun lang man. At mas maganda pa kanya, we are resorting to media campaign lang.
Kaya ito mga bayaran ng mga vloggers ng China at ng mga Duterte vloggers, pinapa-operator rin ng China para i-counter itong paggamit natin ng media, lalo na yung narrative natin na binabato natin sa international press, which in effect nakakatulong sa atin because it secures international support para sa Pilipinas, hindi kagaya nung time ni Duterte, parang helpless and useless talaga tayo. And yung second argument naman, yung parati nila paulit-ulit na sinasabi, ganun ni si President Duterte, na yun daw pro-China stance natin at tayo daw mga anti-China narratives ay dahil daw na-impluensyahan tayo or dahil daw loyal tayo sa Amerika. At sabi rin ni Tariela, hindi ito totoo. Dahil with or without America, hindi lang Amerika ang tumutulong sa atin, pati Great Britain, Canada, at yung mga ibang bansa pa na binanggit ko na, hindi na ito about the US. This is already about us. Kasi tayo ang biktima ng pananakop. Tayo ang biktima ng expansionist plans ng China. That's why we are just asserting our national interest, working for our national interest, and giving protection to our maritime rights. Sabi pa nga ni Tariela, the Philippine Coast Guard and other government agencies are utilizing their own resources to document and monitor Beijing's aggression in the West Philippine Sea. Yun, at yun ang binabato natin sa buong mundo na umaaray na talaga ang China. Buti nga ito, hindi nga ito military war ang ginagawa natin, kundi media war. Galit sila kasi pati yung mga chuchuan nila dito, pati yung mga minions nila dito, nawawala na ng audience at yun dapat ang gawin natin, yun dapat dapat mag unsubscribe na kayo, mag unlike na kayo sa mga pro Duterte vloggers na ganito pa rin ang narrative. So and also incidentally, don't forget to share this vlog so that we can help the Philippine Coast Guard spread yung counter propaganda nila sa well-financed propaganda ng China. Kahit si vlogcaster po, may mga kaibigan na pabiro na lumapit kung gusto daw natin na tulungan ang China. And you know who you are. So, at yung third narrative nila na ay yung daw na umu-oppose sa China ay anti-Filipino daw. Anti-Filipino daw tayo at pro-US daw tayo. So, kumbaga, nilalagay natin ang Pilipinas sa alanganin. Kaya, anti-Filipino tayo kasi yung mga Pilipino daw tulad ng mga Duterte ay pro-China. Tingnan niyo nga yung kagaguhan nitong mga Chinese propagandists. Mas lalo natin ay ina-argue in defense of the Philippines, mas lalo daw tayo anti-Filipino. So, bakit yung mga Duterte ba pro-Filipino? Sila talaga ang anti-Filipino because they are pro-China. So, dalawa lang yan. You can either be pro-China or pro-Philippines. You cannot be both. So, tayo ngayon daw na anti-China ay pro, kwan daw tayo, anti-Philippines. Ay, ay, ay. So, yun po. Ito po ang three arguments nila na narinig na rin natin incidentally kay President Duterte. At ito yung ginagawa nila ngayon, parang paulit-ulit na kinaka-copy-paste nila. At maganda nga ito na na-identify na sila ng Philippine Coast Guard
na itong mga influencers, mga vloggers at saka mga media persons at minomonitor na sila, sabi ng National Security Council Assistant Director General na si Jonathan Malaya, na ang National Security Council mismo ay ang gumagawa ng monitoring. Sana arestuhin at kasuhan ng mga ito for treason. Ito mga pro-China media men at pro-China bloggers at influencers. Kuno. Kasi wala. Nawawala na influence nyo. Kasi the Filipino people are already waking up to the reality na tapos na yung panahon nyo, tapos na yung panahon ng panggugoyo nyo sa amin sa pro-China rhetorics or pro-China script ninyo. Since pa daw yung nangyari yung kwan, pina-water cannon tayo ng China, minomonitor na nila. Sabi nga ni Malaya, mayroon nga sila mga media forum na ina-organize. And this media forums, very obvious yung script ng China na kung ano yung sasabihin ng foreign minister or foreign ministry ng China, yun din yung sasabihin nila. Kasi wala nga sila clear understanding sa issue na ito. Kung isalpak, ibato lang sila ng pera ng China at kung anong parang mga kwan sila, jukebox vloggers na kung anong sasabihin ng China, hindi lang man nila ini-evaluate or ina-analyze tulad ng ginagawa natin dito sa vlogcaster, kundi dahil sa pera, yun, sinasabi na lang nila. Nilalabas na lang nila yung script at copy-paste ng China to manipulate public opinion and to divert attention from the issue of the Chinese aggression. So, yun. So, take note po dito sa three propagandist arguments nila, and please share this vlog to other to our fellow Filipinos, fellow pro-Filipino, Philippine-loving patriots sa buong bansa and all over the world, and ask them to encourage them to subscribe to the Vlogcaster Armadin YouTube channel. Dahil we are going to fight for our motherland no matter what the cost. So dito sa Vlogcaster channel. So thank you very much for watching, and I'll be seeing you in my next vlog.